Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Mga kulimlim na umaga, mahangin-hangin na pabugso-bugso yung ambon dito. Lunes po ng umaga ngayon. Andito ako gumagawa ng yelo. Hindi pa ako nakahugas ng mga hugasan. Gumawa muna ako ng yelo kasi wala nang yelo kami. Sayang din naman ang binta nito pag tumigas na. Pinakyaw kasi kanina yung yelo namin. Kanina binalot ko na yung mga lulutuin ko kasi doon sana ako magluluto sa banana hills kasi nga titingnan ko yung mga gumagawa. Kaso umuwi sila kasi paambon-ambon nga, pabugso-bugso yung ambon. Malakas daw yung hampas ng ambon doon sa side na yun. Kaya sabi nila pag maganda na lang daw ang panahon sa kasila magawa. Sabi niya nila, pag mamaya daw, hindi umulan, pag umaraw, lalagay na daw nila yung kandula para bukas palitada na, sabi nila. Kaya, umuwi sila. Okay din yun kasi alam nyo, mahirap din yung gagawa na umuulan, baka mamaya madulas sila sa taas pa naman. Ngayong araw na to, ngayong umaga na to, magluluto pala ako ng sitaw na adobo. Kasi yung pamangkin ko, nagpaturok siya ng vaccine para sa rabies. Dahil yung pusa namin na si Hunter, yung kuko tumusok sa kamay niya. Kaya nagpaturok siya ng, ano ka na ito, nagpaturok siya ng vaccine. Ayan. Tingnan nyo yung yelo ko. Ayan. Sayang din ang binta ng yelo, alam nyo. Sa isang buwan, malaki din yung napagbibintahan ng yelo pag iniipon mo. Libo din yung binta ng yelo. Kaso, ano pa nito? Minsan natatamad ako magawa. Kaya kahit walang laman yung freezer, natatamad ako magawa. Ako lang kasi gumagawa ng yelo dito. Minsan si Rhea pag wala ako. Pero mabilang mo sa daliri mo pag gumawa siya. Ako lagi ang gumagawa. Ayan o, tingnan niya. Kailangan talaga ngayon, kung meron tayong mapagkakakitaan, gawin na natin. Kasi para makadagdag sa mga gastusin, lalo na ngayon yung mga pasukan. Diba, ang daming gastusin. Eh, ilagay ko na muna ito. Tapos na ako magawa ng yelo at saka tapos na ako maghugas ng pinggan. Ngayon, ayan o. Yung sa aso, ito kanina. Hinahaluan ko kasi ng gulay yung pagkain ng aso. Naglaga ako ng kangkong. Yung kangkong ito na ano, pinagpitasan ko ng nilagay sa sinigang na nipon kahapon. Iniwa ko lang para may gulay yung aking aso. Hindi na ako bumili ng gulay nila. Ayan, para mamayang gabi ito nila. Nilipat ko kasi para mahugasan na yung mga dapat hugasan para makapagluto. Ayan, maghiwa na tayo ng ating panghalo sa adobong sitaw. Diyan lang ako bumili ng karne sa Talipapa. Ayan. Ganito yung binibili ko, hindi yung masyado red. Ganun pala yung pag matanda na yung baboy. Mapula na yung ano niya, karne. 2 pork chop sa halagang 69 pesos. Diba? Maano to eh, makurol. Pag hiniwa ko ito, tingnan nyo.
maano na siya. Mabilis lang siya hasain ay dinakikita. Ayan o. O, diba? Ang bilis lang hasain niya. Kanina mapurol siya eh. Ito yung ating ihalo sa sitaw na adobo para may lasa. Yan lang ang ulam namin kasi meron pang natira na sinigang na hipon at saka paksew. Ako sigurado yung paksew ang kakainin ko kasi masarap yung pagkapaksew ko. Hatiin natin kasi mahahaba siya. Hatiin natin. Tatlo. Pagtatlohin natin. Ayan. Madami din yung halo na ng ating adobong sitaw. Ito na yung aking ito yung aadubuhin ko pero yung taba tatanggalan ko muna siya ng mantika para maganda. Wala yung mga kulay-kulesterol. Ayan, patanggalin lang natin yung mantika niya. Ayan, tingnan nyo. Lumabas na yung mantika niya. Palabasin lang natin. Tapos, tanggalin natin ang mantika. Saka natin ibigas. Dandahan lang yung ating apoy. Kasi yan, natutunog. Tapos yung ano ito, mga laman. At ito na yung ating adobong sitaw. Ayan. Maglalagay tayo ng tubig para maluto yung ating baboy. At ito na yung ating adobong sitaw. Look at my chef.